Ladies and gentlemen, get ready to dance. Because here comes DJ Dark Red. Hello everyone, magandang hapon, gabi sa inyong lahat at nagbabalik sa inyong harapan na nag-iisa ang Diyosa ng inyong araw. Direk Freddy Valera. Ah,
At welcome po sa ating live stream. At panghihintay natin, mag-like na kayo at mag-type action at mag-vote and portion na tayo at nagmamadali tayo at mayroon pa tayong pupuntahan. Easy. Halika na mga kaeksena, let's go! At syempre, binabati natin ang bonggang-bongga si Dan Rem, si Mang Canor, si Len Roa, si Kai, si Nogami, si Aljo Ramos, si Maria Maldita, si Hummingbird, si Maria Aileen Malbar, si Aljo Ramos, at si Edgar Orsino, si Mark Brian Bautista, si William Torres, at kay Kai Sen nga, at kay Zark Francis, at kay Larry Carabeo, at kay Odi Leno na bago ang profile. At kay Teresa Martinez at kay Mainly, hello, good afternoon, good evening, and welcome sa ating live stream. At kay Brad Peaks TV, thank you so much sa mga nag-like and share especially. At kay Gemmelyn Davies, magandang hapon sa inyong lahat, o gabi na pala. Welcome po. At syempre, binabati rin natin si Red Make Peace, ayan, at si Simple But Rock, wow, taray. At si Abby Soriano at si Aripyong, magandang hapon sa inyo. Lynn Bilato o Bilato, magandang gabi. At kay Yuna Anika, hello, makamusta po kayo. At kay Ruby Del Rosario at kay Chiyoko Sam. Oy, mag-like kayo at saka meron tayong tanong, live survey dyan ha. Diba? Master JC Channel, hello po, buhay sa Canada. At kay Ryan Uyet. Tama ba? Uyet, Rubia, at kay Alvin Dumago, at kay Gerardo, at kay Julie Resanya, at kay Merlat OFW Live. Hello po. Meron tayong live survey dyan. Nakikinabang nga ba si Banat Bay kay FPRRD? Oh, sagot kayo dyan. Ang sumagot ng 95% na, oo naman, kitang-kita naman, mali pa yung spelling ko. At hindi. Dakilang vlogger siya. Wow, taray ah. Hi, Tatay Amik at kay Ferdinand Austria at kay Maria Carol Pujinami at kay Clark Sam, JM Yap, Lim Joko at si Pina Bitana at kay Royce Cusina. O yung mga taga-Japan ha, ingat-ingat kayo dyan. Hi, Tita Edita Yamaguchi, ingat po kayo sa inyong dyan at tawag dito, yung Kapun Show. O sino pang hindi nababati dyan? I am, hello sa'yo. Magandang hapon, Clark Sam at kay, sino pa? Si Brad Peaks, kailangan natin i-share din ang mga content ng mga ganito para madaming gumigising. Thank you so much sa Brad Peaks. Teacher Celine at kay Merly Baloha, magandang hapon. At kay Maria Maldita, welcome sa ating live stream. At binabati rin natin lahat ng mga kabatas with Attorney Libayan. Betchay de la Cruz, magandang gabi. Naimbag nga, malimo. Parehas pala tayo. Maganda. Ay, oo naman. Lahat ng mga nandito, maganda tsaka pogi. Hi, Car Obs at kay Jawad Vlogs at kay Labinia Raimundo. Hello po at Hilario Monsato. Hello po. Piling ko direct pag nakikita kita parang teacher sa school. Happy kami matuto. Ay, ganun. Hindi nga ako graduate eh. At syempre, nandiyan si Stone Trooper at si Rosbel Manyo at si Weng Watanabe. Kohun Shoe ba? Ang akala ko Kapun Shoe. Well, anyway, shoutout po sa lahat ng mga ka-UB with Attorney Claire Castro. At sa lahat ng mga kasawsawan sa Discord, ka-Armado, hello sa inyong lahat. At syempre, lahat ng mga kabugera natin, mga ex-senadora, at yung mga bago natin at lumang mga subscriber. Thank you so much po. Dark Mode Production, Road Sector 2.0 is in the house. At syempre, nandiyan din si Melanie ko. Magandang hapon sa inyo mga kapatid at welcome kay Direk Freddy Valera, di ba Boyong, at kay Isato Kaiser, hello po, pa-shoutout daw. At nandiyan na rin si Sinaeng, oy thank you so much ha, 52K na tayo ng bonggang-bongga, di ba? Oh. Carolis Asilo Aldon at hello po, hello, thank you ha, at Nanette Prado at kay Aripyong at Maria Maldita. Kafun Show ang tawag doon. O basta, yung mga nasa Japan, grabe pala, no? Sa Korea, may cherry blossom. Sa inyo, ganyan din, di ba? Pero hindi pala maganda sa inyo yung cherry blossom sa inyo, no? Kasi dala yan ng bulaklak, di ba? Grabe. Hello, kamusta Erwin Principe at Maria Nanale? O, sumagot na kayo sa live survey natin. Dali, kasi mamaya may live pa nga tayo. May pupuntahan lang ako. Maghahanap buhay ako. Ang gagawin mo, Derek? Easy. Meron akong tawag dito, tutugtugan. Pero saglit lang yon, ilang oras lang, tapos tayo ay tawag dito. Maglalay pa rin, pero sana hindi ako malate. Di ba, Hummingbird? Hello po, magandang gabi sa inyong lahat, mga kaeksena. O, ready na ba? Hi, Mama Me TV!
At syempre, binabati natin ang ating mga kapatid at ating mga kabugeras. At nandiyan si Nosferatu, si Daisy Taglay, si Jack Constantino, si Erica Matsumoto Gani, get well soon, pati si Daisy Taglay at si Maria. At maraming salamat din po kala sa Robert Ramos, kay Ma'am Terry, Ramon Gardose, Mama Lucia Mauka, Mama Maria Nancy Maru, at syempre pa kay Ma'am Therese Hellman, get well soon, at kay Ma'am Leonor Won, at kay Mami D, at ang ating mga original Spice Girls in the house, Ma'am Omi TV, Ma'am Hilda Enriquez, Malditang Lola, at syempre si Tita Edita Yamaguchi. Di ba, Jen Gab? Hi, JR Cuenca at kay Jen Gab nga. Ayan. So, ang ating pag-uusapan, this is a sweet and short pasada lang to. Engineer A at Risa Del Rosario at Beth Talento. Hello po sa inyo at Eugene Emmanuel Asuncion. Okay? Kasi nga, itong alam nyo naman po yung naging history, di ba, Mami Miao, na yun nangyari sa Davao, di ba, Ariel 27, na sinundan naman ng sa Cebu. 'Di ba? Ano to, Meal Bean 13, paano ba paano mag-help dun sa nasunugan? Nasunugan din kami dito sa Hawaii last August, kaya alam ko ang hirap. Mayroon po siyang Facebook page, no po. Mamaya po o baka nandiyan siya kung halimbawa sasabihin ko. Okay? Okay po. At salamat po pala sa mga ano pinapasabi ni Ma'am Teresa Tan sa mga nagpaabot ng kanilang tulong. Maraming salamat daw po. Thank you sa inyo mga kaeksena, ha. You're the great. Sherwin Selvinia, shoutout po. At shoutout din kay Sherwin at kay Green Rose. Hello sa inyo. At Ferdinand Austria nga. At kay Rich at Maria Asuncion G. San Jose at Cedar Isaac. O Isaac. Hello po. Tanong. Pakisagot na lang. Arnold Lopez at sa lahat ng nandito. Baka hindi pa kayo nagla-like dyan. Oh. Sasampaling ko kayo dyan. Sige. Gusto nyo masampal? Ayaw nyo. O, sagot. Sumagot kayo. Sumagot kayo. Oh, magtoto 100 na tayo, sandaan pa lang nagla-like. Ano to, lagi na lang may ano, mayroon na lang tamad mag-like. Game. Ipapanood ko sa inyo ang video ni PRRD at isasama ko na rin yung kay Harry Roque. Gusto kong mapanood natin ang buo yung video. Ano ho, kung kayo nakikinig. Kasi ako hindi ko talaga ano to, why direct bumalik na naman si Boy G kay PRRD. Direk, salamat sa pag-greet kay Crush. Nasagot ako. Wow, Taraya. Ikaw talaga yung sinagot, ha? Sino ba yan? Bakit ikaw pa yung sinagot? Ikaw yung babae. Ano mo tayong mga babae? Hindi dapat tayo, ano? Dapat sila naglumalapit at naglalaway. Ganun. Mamaya na ako babate. Tuloy na natin. Meron pa naman tayo mamayang gabi. Okay? Ngayon, nasa bahay na si Daddy. Pakamus muna ako kay Daddy. Focus muna. Oh, sige. Anong pakamus tuloy? Salamat, Gani, ha? Get well soon ka mo kay Daddy at ikaw din. Huwag kang tatanga-tanga sa pag-aalaga dyan. Easy. Charot lang. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Hoy, naiinggit sa kilikili ko. Hoy, huwag ka maingit. Huwag kasi kayo magpapabunot ng ano, buhok sa kilikili. Magpa-wax kayo. Diba? Uy, inggit yan. O, tama na. Simulan na natin to. Mamaya na ako babati, ha. Yun nga, yung sa Cebu. Ay, yung sa Davao at Cebu. Okay? Na talaga namang gumimbal sa mga madaling mauto. At tingnan natin, at obvious naman, na sinusubukan pang magpalusot nitong vlogger na to na maging malinis. O sa madaling salita, gustong maghugas kamay pa. Kasi sa totoo lang po, I can see this. Hi Daisy Taglay, kamusta ka na? Get well soon, ha? Kitang-kita naman kasi, Kuya Arnel at Marilyn Samonte at Enigma, na bumabagsak yung ano ni PRRD sa mga nangyari, 'di ba? At damay-damay ngayon silang lahat. Kaya ang hirap paniwalaan nitong mga mokong na vlogger na to na todo kayo push kahit nung election pa lang, 'di ba?
okay, kumbaga ang taas ng respeto kay PRRD sa lahat na nangyari, pero kayo na nakapaligid dyan, na mga nagmamalinis pa kayong mga animal kayo, bigla kayong naging malinis, bigla kayong cambio dyan, anak ng kubeta kayo, ngayong lumambot, di umano, at bumawi, di umano, at nag-uulyanin, di umano. Si PRRD, bigla kayo naguhugas kamay, animal kayo ah. Oh, panoorin muna natin tong balita, okay? Wait lang. Panoorin muna natin to, i-refresh natin. Oh, ready na ba kayo, mga kaiksena? Oh, let's go, sa go. Umami naman si dating Pangulong Duterte sa pagtawag niyang adik kay Pangulong Marcos at sa hamon noon na magpa-drug test sila. Sabi ngayon ni Digong, wala raw siyang sinabing ganyan. Kasi dito, may sasabi si Barat may na madedebunk niya yung sarili niya rito eh. Nasa frontline na balitang yan, si Mon Gualvez. Oh. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bong. Wait lang, ba't nakaganon yung nag-aalalay kay PRRD? Masama ba loob mo, kuya? Easy. Hindi, napansin ko lang. Hi, Jack! Ganun. Ayaw yata utusan, Beltran Dalin, ano? Dahiti na bi at Maritel T, ano, di ba? Ba't nakaganon ka, kuya? Easy. Tuloy natin. Eh, hindi, napansin ko lang naman. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Doon pa lang, si Bak na eh. Hindi, doon pa lang. Kahit sabihin na natin nag-uulyanin, hindi mo pwedeng paniwalaan yung nag-uulyanin. Diba? Oo, may edad na. Hindi mo talaga, ako hindi ko talaga tanggapin ang sinabing biglang bawi. Diba? Ninitas Vlog at ano, Dark Mode Production. Oh. Pero kung sabihin mo, addict, wala akong sinabi na ganun. But... What the fuck? Ang kalora ka, no? Hindi, marami nakakaalam dito. Maka-PRRD ako. Pero dito, sablaze na sa akin talaga sa totoong buhay. Oh. Pain ako ni Marcos niyan. Maawa. Wait lang. Cell 2730. Direct pa shoutout naman. Matagal na akong sub dito. Di mo pa ako na shoutout. Ito na. I love you and thank you so much. Thank you. Di ba, Ellen Deloria? Tuloy natin. Hi, Nospi. Hello, at Sherwin. At to me. Kanuhan sa akin. Matanda na ako. What the fuck? Oh, ngayon. Eh, tandaan niyo yung sinabi niya, Ultraman. Nagpapaniwala kayo sa akin. Alam niyo namang matanda na ako. Eh, yung mga binitawan niyo sa Cebu. Yung mga binitawan niyo yung bangag-bangag. So, dapat ba naming paniwalaan? O dapat bang paniwalaan ng mga DDS, ng mga vlogger na mga nagmamagaling? Sinabi niyo po, nagmamatanda na kayo. Dito talaga labo-labo sila rito eh. So, yung sinabi niyo pong nasa listahan si PBBM sa PIDEA, hindi talaga dapat paniwalaan kasi matanda na kayo. And the fact, in facto, na walang pinakita at walang napatunayan, dun pa lang sablay na. You see. So paano natin papanigan, paano natin papaniwalaan yung mga ganong statement, tapos bigla hong gaganito, kung sa korte yan, talo ka. You see. Diba? Oh, mas tama yung sinabi mo dyan, Carol Lace Asilo. Mas maganda, nag-sorry na lang siya eh. Lulusot pa kasi, di ba? Oh. Sa totoo lang po, sira ang credibility niya dyan. And nakakalungkot. Eh, ba't wala akong magagawa? Anong gusto yung gawin ko pagtanggol ko si PRRD? Eh, di ako naman yung nakawawa dito. You see. Oh. Kung ano yung nakikita natin, yun ang sabihin natin, hindi na yung nagpapalusot pa. Oh. Pero heto, ang sinabi ng dating Pangulo sa prayer rally sa Davao City noong January 29. Hindi, matanda na kasi, huwag niyong pinagpapaniwalaan. Bongbong Marcos, bangag noon. Ngayong presidente na, bangag natin ang presidente. Kat, pakitandaan tong part na to. At yung issue na sinabing bangag na presidente at about sa bangag-bangag, about sa gumagamit, tandaan niyo yan ha. At sumagot na rin kayo sa live survey natin. Aba, may 5% ang sumagot na hindi naniniwala, ah. Oh, tuloy natin.
may drug addict tayo na presidente. What the fuck? What the fuck? Hinta nyo? Oo. Oh. Hi, King Meru. Anong mahina? Ang lakas naman ng audio. Mahina pa rin sa inyo. Nabibingi na nga ako eh. Baka may i-refresh nyo lang yung cellphone nyo. Tuloy natin. Oo. O dyan, itinanggi rin ngayon ng dating Pangulo ang paghahamon niya noon kay PBBM na magpa-drug test sila. It is for him to sit in the Luneta Park, pagpakuha siya ng dugo doon, independent entity o doktor, magpakuha rin ako. Sige, pati ako. Wala akong sinabi na ganun. Easy. You have to, even if you kill me 1,000 times, wala akong sinabi na ganun. What the fuck? Ah, ito. What the fuck? Ah, ito. Cut muna natin siya dyan. Punta muna natin yung nagmamagaling na pogi. Este. Yung nagmamagaling na vlogger. Yung magaling, pinakamagaling daw na vlogger. Pwe. Fake news ka naman. Yung magaling sinasabi mo. Ay, hindi pala. Mamaya na pala yan. Ito muna, ito muna, ito muna. Ay, ba't nawala? Asa na yun? Ito. Yan. Oh. Hi, Gina 31. Oh, tuloy natin, Carmen Lee, ha? Pakinggan nyo, ha? Oh, yung nagmamagaling. Oh, paano ba yung palusot niya? Todo natin yan, ha? Oh. Pakinggan. Ang tanga-tanga naman, paulit-ulit eh. Wait lang, ang lakas dun ah. Ang lakas ng effects na yun ah. Wait lang, hinahan ko lang. Ang lakas. Yan. Alright, tuloy natin. O, game. Itong media, di kasi kayo nakikinig. Alam nyo, yung gawain ng media noon na lagi minimiscoat si Pangulong Duterte, hanggang ngayon ginagawa pa nila yan. Di ba i-explain na natin yan? Ayan na, magsisimula na yan magpalusot. Hoy, yung mga hindi pa nagla-like dyan, sasaktan ko kayo. Easy. Gusto yung masampal, mag-like kayo ha. Tama mali. Paano naging tama? Sige nga, ako lang ba nakaalala o pati kayo naalala ninyo? Ewan ko sa'yo. Sa katunayan, ano pa sinabi niya? Oh, ano? Naiinis lang siya dyan sa pagbabago ng konstitusyon na pagiging fraud kasi nga mali, binabayaran ng tao. O bakit pumasok yung salitang bangag? O yan. Salitang bangag ha? Salitang bangag tayo din. Mag-focus ha? Focus ba tayo? Focus. Ah, explain ko na naman, paulit-ulit. Kaya pumasok yung salitang bangag kasi nga walang ginagawa si Marcos noon. What the fuck? Sige, ilusot mo. ilusot mo. Ha? Ikakabit niya yan para dito sa sinabi ni PRR din ngayon na paglambot niya at biglang pag-ulyanin kunyari. Oh. Tama mali. Paano na naman naging tama? Wala ka naman sinabing dahilan talaga eh. Oh. Paano mo na sabing ano, walang ginagawa? Yun ang pinakapunot dulo noong sinabi niya noon sa Dabao. Yun ang konteksto noon. Ang galing ah. Oh. Pinaliwanag natin. Ilang beses natin pinaliwanag yan. After doon sa gabi, nung matutulog na ako, pinaliwanag ko yan. Nung pag-uwi dito, pinaliwanag ko uli. Oh. Annie Bird, maraming salamat. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy natin. Ay, mga Priscila Bataan, Carmelita. Ulit-ulit na lang? Alam mo, ito kasi yung problema sa mga Pilipino, ha? Ito kasi yung problema sa mga Pilipino. Ayaw makinig. Gusto lang madinig yung gusto nilang pakinggan. Parang ikaw. Easy. Parang ikaw, ayaw mo ring makinig at ayaw mo ring idilat yung mata mo kung ano nang nangyayari ngayon. Ilulusot mo pa at ipipilit mo pa talaga yung sinasabi mo at maghuhugas kamay ka pa. Easy. Yun ang problema. Oh, sabi nga ni Mocha,
gusto ni PRRD ay ipaliwanagan ng tao sa tsa-tsa. Yun. Pinalulusot nyo pa yung sa tsa-tsa. Andun na tayo. Sabihin na natin may issue yung People's Initiative tsa-tsa. Pero dahil ba doon? Tanungin ko kayo. Kung ang issue mo pala ay tsa-tsa at People's Initiative, 'di ba? Yun ba ang isang dahilan at basihan para gawan mo ng kasiraan yung pangulo o si PBBM? At ngayon sasabihin niya, nak matanda na kasi ako, wag niyo kong pinagpapaniwala. Hindi, kayo kalikutin niyo yung utak niyo, tama ba yung dahilan? Tama ba yun na maging defense nila? Yun daw ang punot dulo. Kaya nangyayari itong ganito at nakakapagsalita ng ganon at yung bangag-bangag na yan, kasi yun ang gusto na ipamulat. Easy. Malaki pala yung tama nito. Diba? Oh, ano nangyari dun sa Cebu? Sige. Ano nangyari sa Cebu? May napatunayan? Wala. Oh. Eh kung ganun din naman pala, bakit nyo nga kailangan sabihin yung mga bagay na yun na hindi naman napatunayan? Dinagdagan nyo pa sa Davao. Diba? Naalala ninyo, di ba sinabi niya pa nga, as yung una sa mga inutos niya nung siya ho ay naging presidente, gumawa siya ng komite na nagpapaliwanag tungkol doon sa tsa-tsa. Explain, then ask the people. Yun ang kanya sinasabi. So wala akong problema sa kanya ang tsa-tsa ever since. Ano sinasabi niyo nagbago? Bangag kayo? Oh. Hindi ba obvious? Hindi ba obvious? So ano nga yun? Ano yung nangyari sa Cebu? Hindi mo ba nakukuha yung point? Ay nako. Mahina pa ba rin? Mahina? Hindi ko alam ha. Bakit sa inyo mahina? Dito naman sa akin hindi. Pag piniplay ko. Ano nga yun? Ano yung nangyari sa Cebu? Hindi mo ba nakukuha yung point? Oh, ito pa isa. Oh, paano yung mahina? Mahina pa ba rin? Hindi mo ba nakukuha yung point? Mahina ba? Oh. Na-distract tuloy ako. Ano ba? Mahina ba talaga? Bingi-bingi na nga yung... Kaya nga isa lang nilalagay ko sa tenga kong monitor dito, oh. Oh. Mahina, i-refresh nyo. Labas kayo ng YouTube. Balik kayo. I-cancel nyo, balikan nyo ako. Diba? Oh. Pag tinodo ko, wasak na yung tenga ko. Oh, diba? Oh, tuloy natin. Oh, tuloy natin, ha? Bangang! Ngang! Asing bangang! Hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balita niyan, si John Aroa. Diba sinabi ko ba nga dito, naalala nyo, ayaw ni Pangulong Duterte ng revolusyon. Sino nakaalala nun? Ako, don't tell me, ako lang. Pinasok naman. Ay, shoutout kay Team Poknot. Ayan, thank you so much, shoutout ha. At kung sa mga hindi pa subscriber ni Team Poknot, subscribe nyo na rin dyan. Oh, tuloy natin. Sa katunayan, tinanong niya ni Mocha, di ba? Yung binida na naman yung lintik na Mocha na yan. Easy. Ano bang ano na yan ngayon? Nga, wala. Revolutionary government kay Pangulong Do... Basag yung mga nag... Sa totoo lang, ito lang sasabihin ko sa inyo, ha. Naalala nyo yung mga nagpautot ng revolutionary government? Oh, pakitandaan din yan, ha. Banat by and Mocha. Kasi may papakita ko sa inyo na hindi daw sila nakikinabang dito, ha. Sabi niya. Oh. Lalong-lalo na kay FPRRD. Kasi magpapalusot siya na hindi siya nakikinabang. Oh, eh, kung balikan natin. Mamaya, surprise.
si Mocha, kaya maraming nagalit dyan kasi tinanong niya si Pangulo, yung momentum nandun na eh, oh, revolutionary government na, oh, oh. Biglang tinanong ni Mocha, Mr. President, gusto mo ba ng revolutionary government? Eh, sagot ni Pangulo Duterte, ayaw. Yung mga gusto mong revolutionary government, Mocha, ba't mo naman in-interview? Kaya marami na insecure dyan kay Mocha nun eh. Alam nyo ba ito ah, kaya nabibisit ako. May nakuha tayong informasyon at sinabi rin nga yata ni Ninyo nga ba to? Nung pano, eto, hindi ko sinasabing, ay akong sabing sa akin ang galing to. May nagsabi lang. Nung panahon daw, parang na content ko na yata to, hinati yung mga DDS channeling. Pinapunta di umano ni Bongo yung iba kay Isko. Ay, si Ninyo may sabi na mayroong allowance. So, mapapaisip ka talaga na may nangyayaring something talaga dito sa mga vlogger na to ng mga DDS. Diba? O, tuloy natin. Tsaka ako na lang didiscuss ulit yun pagka pwede na. Kasi basag trip eh. Oh. Kasi yung iba dyan, sa totoo lang, ito ho, makinig kayo ha. Kaya medyo, ano ko eh, medyo may halong tuwa na may halong inis. Wow, oh, talaga. Alam nating malakas si Pangulong Duterte. Noon. Aminado ko dyan. Oo, noon. Ngayon mo tanungin. What the fuck? What the fuck? Hindi, kaya tatanungin ko. Dahil ako maka-PRRD rin ako eh. Ngayon nyo tanungin, para sa akin, mahina. Humina bigla. Oo. Oh. Alam natin yan. Oo. Oh. Kaya marami dyan, grupo, politiko, oh, ginagamit lang siya. What the fuck? What the fuck? Biglang gumawa ng ganyan eh, no? Na ginagamit lang daw si PRRD. Diba? Nung isang araw, sinabi ko sa inyo, feeling ko meron talagang humahandle o may nagkukumpas kay PRRD, sasabihin nila wala daw, di daw nadidiktahan. Ano nangyayari ngayon? Oh. At kung sasabihin mo may grupo, politiko, isa ka na doon sa nakikinabang, animal ka rin eh. What the fuck? Katin muna natin. May papakita ulit ako sa inyo. Oh, pasok. Sabi niya, doon sa issue tayo, ay Radio TV, thank you ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Balikan na natin tong sa bangag-bangag issue. Bangag-bangag issue, at sabi niya kanina, grupo, politiko, Wala siyang binanggit na vlogger. Nagmalinis agad na vlogger, walang sinabi. Anong title niya dyan? Malaking pasabog ni F.P. Duterte. Okay? O dyan pa lang, anong masasabi niyo dyan? O di ba gamit na gamit mo si PRRD dahil dyan, hindi ka nakikinabang? Alam nyo, ginagawa niyang mga tanga-tanga talaga yung mga subscriber niya. Na hindi daw siya nakikinabang. Pakinggan muna natin to. Oh, sige, pasok. Tirahin mo na, direct. Ito na nga. Na yun, sasabihin ko na. Finally, makakapagsalita na ako. Kaya nga sabi nung kaibigan ko kanila, finally, makakapagsalita ka na. Siyempre, finally ho. Kasi nung una talagang hindi ako makapagsalita. Binabanggit na ho sa akin ni Pangulong Duterte yan. Oh, gamit na gamit, di ba? Oh, content mo siya, di ba? Oh. Human, oh, ito si Marcos. Oh, hindi po ako nagsabi, ha? Marcos, ha? Baka akong targetin mo dyan. Hindi ako nagsabi, si Pangulong Duterte. Binabanggit na po sa akin ni Pangulong Duterte yan. Nung panahon pa ng kampanya, bangag yan, adik yan, hindi yan sapat at hindi yan tama na maging presidente. Oh, hindi ka ba nakikinabang sa ginawa ni PRRD na pagsasalita ng bangag, adik na presidente? Ayan, at content mo nga, di ba?
Oh, ngayon, ang kapal naman ng mukha mo, animal ka, nasasabihin mong may mga politiko, grupo, na ginagamit lang at pinapakinabangan lang si PRRD. Kahit sa anumang aspeto na kanilang gusto dahil may mga vested interest, eh anong tawag sa'yo? Easy. Bilang vlogger. Diba? Oh, sana ang sagutin mo kung bakit nagsalita at nagsinungaling na ngayon at nag-ulyanin si PRRD. Ganun lang kasimple yon. Ang dami mo pang pinapalusot, walang niya ka rin eh. Ito ay 2021. Nung nagsisimula na po kaming nagkikita, yan na po ang sinasabi sa. Meron akong mga hawak na ebidensya na magpapatunay na yan po ay bangag. Oh, kita nyo na? Ginamit niya rin. Oh, may ebidensya daw na nanggaling kay PRRD na gumagamit, bangag at chuchuchu. Ano nangyari ngayon dyan sa akusasyon nyo? Ano nangyari ngayon dyan? Oh, sumemplang kayo. Hindi ba? Oh. Gamit. Tinanong ko pa nga sa kanya kung paano gumagamit at sino nagsabi. At binanggit niya ho na yan. Pideya ko. Binanggit na ho lahat ng intelligence. Oh, pati yung pideya, di ba? Balikan natin kung gaano kagaling magpalusot tong animal na to. Gents, nag-report na po sa kanya before the election 2022. Sinasabi niya na po yan. Ngayon, yung nagsasabi na iba, baka alam ko ba walang video? Hindi naman po yung video ang sinasabi niya. Kaya nga, sa totoo lang, mas matindi ito sa pasabog ng video. Isipin niyo ha, pagtatanggol niya rito na dahil walang video, hindi dapat paniwalaan at hindi niya sinasakyan. Gamitin mo yung kokote mo, common sense ba not buy? Hindi ka sumasakay sa issue na may video ng pulboron. Pero sumasakay ka doon sa sinasabing bangag ni PRRD at gumagamit. Diba? So anong tawag sa'yo? Nakuha nyo? Diba? Para, ang hirap paniwalaan eh. So, ibig sabihin, lahat ngayon ng sinasabi mo about sa bangag-bangag-bangag issue, walang kwenta. Bukod sa hindi na napatunayan, ngayon, sinasabi mo yung video ng pulboron, wala naman pala, kasi kung meron, dapat noon pa. So, meaning, walang ebidensya, walang patotoo, parang yung sinasabi mo, eh biglang bumawi si PRRD. Paano yan? Easy. Oh, pakinggan pa natin yung katangahan niya. Ito po, nasa listahan mismo ng PDEA. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan magkukot kung wala ho nabasa yan. In what the fuck? Eh, di sunog ka. Oh. Ni-report na ho sa kanya yan. Panahon na siya'y presidente. Ang problema, tinanong ko nga yan eh. May mga tanong nung iba dyan. Oh. Sasagutin ko na sa inyo. Aba, yabang ah. Sasagutin pa daw ah. Easy. Tanong ko yan. Sabi ko, Mr. President, ba't di nyo pinahuli? Ang problema, eto yun. Tumitira sila, hindi ho sa lupain ng Pilipinas. Nandun ho sila sa tubig, nagyayati. Andun na nga tayo. Andun na nga tayo eh. Yung chismis, chika-chika na yan. Ano na nangyari dyan? Sige. Sila. Remember, iba ang tumitira sa nagtutulak. Ang nagtutulak yun, pwede mo yung mahuli na nagtutulak, di ba? Iba ho yung tumitira. Eh, kailangan mahuli mo doon sa, kasi kunwari, halimbawa, isang tao tumitira sa ibang bansa. Pag uwi sa Pilipinas, pwede mo bang hulihin, oy, adik ka, ganun. Hindi po pwede yun, di ba? Kasi wala sa teritoryo natin yun. So, ganun, no? Nagpupunta daw ng ibang lugar yan pag gumagamit. Okay, tapos dito lang ho, yan pong impormasyon niya. Kasi may sigurado ako may magsasabi dyan. Bakit? Alam niyo pala eh, bakit di niya hinuli? Kasi nga ho, tandaan ninyo, etong mga mayayaman na ito, legally, they can go out of the way para lang ho, maiwasan ho yung mga legal process. Mayayaman ho yan. Parang yung senador ba? Oo, wala akong sinabing pangalan. Parang yung senador ba yung sinasabi mo? Iniiwasan yung illegal process, yun ba? Hi, Ma'am Hilda Enriquez. Hello po. Babarkuyan, pupunta sa lugar na hindi sila pwedeng mahuli. Ganun po ang ginagawa. Yan po yung kinikwento niya noon. Hindi lang niya madiretso pa at that time. So, tumahimik lang po siya. At tumahimik lang siya. Alam ko na po yan noon pa lang. Kaya nga. Wawa! Kailan mo nalaman?
Kailan mo nalaman? Tuloy 2021 niya daw sabi nung nakikita niya si PRRD. Kung magkakaroon lang akong time, i-research ko pa yan. Sigurado mapapahiya ka na naman. Kung maaalala ninyo, sinasabi ko, lalo na yung mga Eskonyan, alam niyo yan, sinasabi ko na sa inyo noon pa lang nang hinding-hindi magmamarko si Duterte. Yan ang sinabi ko sa inyo. Oh. Sabi ko nga sa inyo, patatanggal ko yung channel ko pag magmamarko. Ano? Easy, easy. Sinungaling ka namang animal ka, hindi ka pwedeng kagatin sa mga paano mo, pa hamon-hamon mo. Nasunog ka na nga kita eh. Diba? Nagbura ka ba ng channel mo? Nasunog ka na ng naming mga kabatas. Hamon-hamon na naman tong lintik na ito. Easy, easy. Burahan daw ng channel na naman. Ang galing mo rin, ang kapal ng mukha mo. Marcos yan si Duterte. Bakit to? Alam ko ho eh. Kausap kong personal, hindi ho siya magsisinungaling sa akin. Bakit to? Anong dahilan? Ba't niya ako sisinungalingan? Narinig niyo ha? Bakit daw magsisinungaling? Balikan natin yung sinasabi niyang pautot ngayon. Wait lang. Po-forward natin ha? Wait lang. Rewind natin ng konti. Kaya pumasok yung salitang bangag. Kasi nga, walang ginagawa si Marcos noon. Easy. Ang baho ng palusot. Ama, mali. Yun ang pinakapunot dulo noong sinabi niya noon sa Dabao. Yun ang konteksto noon. Gawa pa ng kwento, ha? Lot po, for Maranteque po. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Tuloy. Na pinaliwanag natin. Ilang beses natin pinaliwanag yan. After dun sa gabi, nung matutulog na ako, pinaliwanag ko yan. Nung pag-uwi dito, pinaliwanag ko uli. Paulit-ulit na lang? Alam mo, ito kasi yung problema sa mga Pilipino, ha? Ito kasi yung problema sa mga Pilipino. Ayaw makinig. Gusto lang madinig yung gusto nilang pakinggan. Yun ang problema. Sabi nga ni Mocha, gusto ni PRRD ay paliwanagan ng tao sa tsa-tsa. Yun! Totoo yung sinabi mo dyan, Arlie si Desma. Kawawa talaga yung mga subscriber nito. Di ba? Ngayon, nagmamalinis ngayon siya sa channel niya. Nakisyo ganito, ganyan-ganyan. Diba? Kaya yung mga subscriber niya, alam niyo ba sa live na yan, tanong ng tanong, nalilito kasi. Kaya siya hirap na hirap pa, ulit-ulit na lang ako, sinabi ko na yan. Kasi magulo yung stand mo nga. Diba? Plus, magulo rin yung sinabi ni PRRD. Ngayon, hirap ka. Hi, Mr. Chair. Naalala ninyo, di ba sinabi niya pa nga, as yung una sa mga inutos niya nung siya ho ay naging presidente, gumawa siya ng komite na nagpapaliwanag tungkol doon sa tsa-tsa. Explain, then ask the people. Yun yung kanya sinasabi. So wala akong problema sa kanya ang tsa-tsa ever since. Ano sinasabi niyo nagbago? Bangag kayo? Bangag! Ikaw yata ang bangag, banat ba eh? Bangag! As in bangag! Hanggang ekonomiya lang at hindi raw pag-uusapan ang pagpapahaba ng termino. Nasa frontline ng balita niyan, si John Arroa. Di ba sinabi ko ba nga dito, naalala nyo, ayaw ni Pangulong Duterte ng revolusyon. Sino nakaalala nun? Ako, don't tell me, ako lang. Oo, kasi hindi naniniwala sa yung mga tao eh. Sa katunayan, tinanong niya ni Mocha, di ba, yung revolutionary government kay Pangulong Duterte. Basag yung mga nag... Sa totoo lang, ito lang sasabihin ko sa inyo ha. Naalala niyo yung mga nagpautot ng revolutionary government? Sige. Si Mocha, kaya maraming nagalit dyan kasi tinanong niya si Pangulong... Yung momentum nandun na eh, revolutionary government na Biglang tinanong ni Mocha, Mr. President, gusto mo ba ng revolutionary government? Sagot ni Pangulong Duterte, ayaw. Yung mga gusto mag-revolutionary government, Mocha, ba't mo naman in-interview?
Kaya marami na insecure diyan kay Mocha noon eh. Kasi basag trip eh. Mm. Kasi yung iba diyan, sa totoo lang, ito ho, makinig kayo ha. Oh, makinig daw tayo, ito na. Kaya medyo ano ko eh, medyo may halong tuwa na may halong inis. Alam nating malakas si Pangulong Duterte. Alam natin 'yan. Kaya marami diyan grupo politiko ginagamit lang siya. But walang vlogger. But walang vlogger. Hoy. Para sa sarili nilang interes at political career. Yan ang political career? Eh yung vlogging career. Katotohanan. Paano naging katotohanan yun? Prove it to us. Kayong mga tao kayo, mga putang ina nyo. Ngayon, balik naman tayo. Ay, balik. Puntahan naman natin to. Okay? Pulburon video to na issue. At kasunod din to nung ano nung sa Cebu nag-vlog yan. Kita niyo pangalawang video na ganyan pa rin suot niya, di ba? Kasi magkakaduktong. Oh, nakita niyo kung paano sasablayan dito. Okay? Minumura niya at galit na galit siya doon daw sa mga grupo politiko na nakikinabang daw kay PRRD. Oh, ito pakinggan natin siya rito. Oh. Ito ba 'yon? Wait lang. Oh. Ako po ang tipo ng vlogger na hindi sakay uso. What the fuck? Pero wag natin siya misquote. Dito kasi sa konteksto nitong kanyang sinasabing hindi kailangan ng pulburong video, kagaya po ng sinasabi ko sa inyo. Kung walang ipapakitang video, hindi ho ako maniniwala. Hanggat walang ebidensya, wala ho akong pakialam dyan. Hindi ako sasakay dyan. Siya naman, ang sinasabi niya dito sa point na to, sa konteksto ng video na yan, hindi na kailangan ng video. Wala talagang video daw. Okay? Walang video dahil kung may video, lumabas na yon. Naintindihin niyo mabuti. Ngayon, ang pinagpipilitan nila ay yung bangag, adik na presidente. Ngayon, kung hindi naman pala napatunayan na may video na gumagamit, may ganito, may ganyan-ganyan, so paano mo nga papatunayan yung bangag-bangag mo at adik? Nagets nyo? Tapos nagmamalinis pa siya dito na siya yung vlogger na hindi sumasakay. Eh ayan nga't gamit na gamit mo, oh. Napapakinabangan mo si PRRD dahil sa mga ganyang content mo. Sinungaling ka palang animal ka rin. What the fuck? O, kuha nyo na. Kuha nyo ba? Sa mga nakaintindi nung sinabi ko, press 1. Sa mga hindi, press 2. Oh. Patingin ako. De seryoso po ah. Kasi kung hindi nyo po naintindihan, eh wala na ako magagawa. Kung mga yung mga mabilis makapick up po, sa mga nakaintindi, press 1. Sa mga hindi naman po, naintindihan ko naman. Kuha nyo? O, press 1 sa nakaintindi, sa hindi, press 2. O. O. Salamat sa mga nakaintindi, sa mga hindi, salamat pa rin. Ulitin nyo na lang ulit para mas maintindihan nyo kung hindi nyo na-gets. Okay? O, tuloy natin. O, anong sabi niya? Hindi sakay uso. Oh, siya yung hindi sakay uso. Hi baby, good morning. Ang ingay ko, nagising. Oh, hindi siya dahil sakay uso. Wait, talaga? Hindi ka sakay uso? Kaya pala. Kung hindi ka sakay uso na vlogger, eh ba't na-content mo rin si Attorney Libayan? Diba? Kasi nagte-trending si Attorney Libayan sa pagsita at pag-criticize sa amo mo rin si Tulpo. Oh, ba't ka nakisawsaw? Isi. Diba? Kung sinungaling. Hindi po ako yung tipo ng vlogger para lang sa views. Hindi nga. Para sa views. Woo!
Lalo na kayong tatlong mga banatae. Sakim nga kayo sa views eh. I always ask people. Talaga? Easy, easy. Ang galing, no? Lokohin mo pa yung mga viewers mo. Kung talagang meron. Alam nyo, sa lahat ng nakausap ko, walang nagsabi sa akin, nasa akin yung video. O sabi niyang, kilala ko kung nakanino yung video. Walang nagsabi sa akin ng ganun. Kaya nga sabi ko sa inyo, produce nyo yung video, doon natin paniwalaan. Gets? What the fuck? Gets nyo na, without the video, without the evidence, paano mo papaniwalaan? Ngayon, yung kanilang pinagngangangak-ngak noon pa, kahit pa nung eleksyon o nung campaign about dyan, walang na-produce na kahit anong video. So talagang sinungaling ka talaga and you are sumasakay lang para magkaroon ng content at for the views. Bakit mo papaniwalaan at sinasabi mo pa nagtatanong ka? 'Di ba? Nagtatanong daw siya. Eh paano mo ngayon nasabing bangag? Bangag adik na sinasakyan mo si Per R. Di tas biglang sumimplang toink, matanda na ako, wag niyo akong pagpapaniwalaan. Easy. Okay? Di sunog. Kasi ngayon, walang nagsasabi sa lahat ng nakausap ko, tinatanong ko. Alam mo ba kung nakanina yung video? Eh bakit hindi mo reaksyonan yung sinasabi ni PRRD ngayon? Kasi sisemplang lahat ng sinabi mo. Sisemplang lahat ng kinontent mo about dyan. Diba? Kung ako sa'yo, bilisan mo, buray mo na kasi may masisave na dyan. Easy. Binibigyan na kita kasi ako kahit eto lang isave ko, sunog ka na rito. Sarap yan. Sabi nila, hindi namin sure. Kwento. What the fuck? What the fuck? Tapos na. Tapos ang usapan. Ano pa? Wala na. Sunog na. Gets nyo naman siguro what I mean, di ba? Ano ba pag-uusapan natin dito? Easy. Siya na nagsabi, kwento. Easy. Kawawa naman. Easy. Pambihirang buhay kayo. Sinakyan ninyo, tapos puro pala kwento. What the fuck? Sinakyan ninyo yung bangag-bangag? Easy. Sinakyan yung kwento ng bangag. Tapos ano ngayon sinasabi mo? Sinakyan ninyo, tapos puro pala kwento. Ang galing mo talaga, banat bay. Ang galing mo talagang siraan yung sarili mo. Ang hirap kasi kapag kaganyan. Mahirap kasi yan. Ano na? Hindi kawawa. Ano naman? Anong gagawin mo na naman? Saan ka tatalon? Kasi kayo eh. 'Di ba? Kahit maliliit kami, hindi naman kami ganun kaingot kagaya ng mga tulpunatics. Meron kaming critical thinking, Chenlin. Eto. Magkano ba kasi kasunduan? Easy. Yun ang laging sagot sa akin. Kaya nga nung tinanong ko kay Pangulong Duterte, sabi niya, wala talaga. Ano ba yan? Wala akong ka-effort. Nag-research lang tayo. Naghanap tayo ng video. Ano bang i-effort ko pa dito? Oo-okrayin ko na lang oo-okrayin to eh. Easy. Diba? Tama ba ako? Tama ako? Mas tama ako, Shari. Yes po, idol. Opo, idol. Yes, yes po, idol. Opo. Easy. Patay ka di ha. And more than anything else, hindi na natin kailangan ng video. What the fuck? Cut! Balikan natin yung isa. Balikan natin siya. Ito na. Matanda na nga yan. Ginagamit niyo pa ang presidente. What the fuck? What the fuck? Di ba ang kapal ng mukha niyo?
nung biglang bumawi, biglang nagaganyan, 'di ba? Anong sabi niya sa mga gumagamit daw kay PRRD? Matanda na yung tao, ginagamit nyo pa. Exactly, that's the point. Tapos na, ang ganda ng exit ni PRRD, tapos na siya. Kayo, sige pa rin kayo sa kalkal lang kahit ano, na kahit namamahinga na yung matanda at nagre-relax, todo kayo, takbo kayo, takbo kayo. Pa-under nyo sa channel nyo, mga animal kayo eh. Pa-under nyo na, takbo kayo, mahal namin kayo. Na-credit si PRRD sa ginawa niya. Kayo ang mga gumawa na katarantaduhan kaya nagkaganyan yung matanda. Imbis na nandun na lang, nagpapahinga, ginising-gising nyo pa, pinabangon-bangon nyo pa. Tapos ngayon sasabihin mo, matanda na, ang kapal din pala ng pagmumukha mo, ay hindi pala, ang makapal talaga ang pagmumukha mo. Pinakinabangan nyo yung matanda eh. Tapos iiwas ka na hindi kayo nakikinabang dyan. Magaling ka pala eh. Ina nyo, matanda na nga yan, ginagamit nyo pa ang presidente. What the fuck? What the fuck? Salamat po. Hello po, Ma'am Twilio Wilfried. Totoo lang, no? Tama yung sinabi ni Nosferatu dyan, no? Sinira nyo lang yung matanda. Sinira nyo. Dahil kayo yung mga taong may mga vested interest at meron kayong pakinabang. Hindi, Direk, wala naman siyang hinihingi eh. Eh bakit? Nung panahon ni PRR, di ba? Sino ba ang nakinabang? Di ba't na ano si Mocha? O ano ni Mocha si Banatbay? Kung ano nangyari kay Mocha, damay si Banatbay doon. Dahil ano siya ni Mocha eh. Di ba? Gets nyo? Kaya huwag kang magpapalusot na hindi ka nakinabang at hindi ka nagkaroon ng interest sa mga ganyan-ganyan. Kaya nga gusto mo nga ulit mapatakbo ulit ng Mocha party list na yun eh. Nako, kung papatakbuhin nyo ulit yan. Kung tatakbo ulit yung party list na yan, walang kwenta yan. Ang gagawin yan dun. Easy. Diba? Oh, tuloy natin. Ano, matanda na nga yan, ginagamit nyo pa ang presidente. Mahiya naman kayo, hindi yan ang tunay na pagmamahal sa Pangulong Duterte. Ayun naman pala, alam mo pala eh. Eh, ba't ganyan ang ginagawa nyo kay PRRD? Sinira nyo. Huwag ka magugas kamay dito, kalbo. Easy. Nakakatuwa. Kung makakausap ko lang yan si PRRD, ay nako, sasabi, tatay, di ko panoorin mo nga itong video kabod niya sa bata nyo. Tignan nyo kung gaano kasabaw yan. Ginagamit nyo sa sarili nyong interes. Look who's talking. Sino ba ang gumagamit? Hmm? Oh. Wala kang maloloko rito. Kayo maglokohan ng mga tanga mong subscriber. Huwag kayong ganyan. Kawawa naman yung matanda. Hirap na nga yung matanda maglakad. Gagamitin nyo pa sa sarili nyong interes. O eh, sino? Diba? Gamit na gamit mo yung matanda sa channel mo para mauto mo yung mga viewers mo na takbo kayo, PRRD, ganito, ganyan-ganyan, mahal namin kayo, keso ganito, ganyan-ganyan, ano kinahinatnan? Oh. Para sa inyong political interest. That's correct, parang ikaw yan. Para sa interest ng grupo nyo. Oh, parang ikaw din yan. Grupo nyo. Easy. Diba? Oh. Ito nakakatawa sa kanya, no? Siya mismo talaga yung sumisira sa sarili niya. Parang isang senador. What the fuck? Tapos pag nasita, galit na galit. Diba? Hindi naman kami masyado nag-e-effort. Diba? Nakikita talaga namin eh. Wala naman kaming ginagawa. Diba? Thank you kay Joy, ha? Maganda ba ako? Maayos ka ng sagot kay Joy. Sasampalin kita. Easy. Charot. Patuloy natin. Huwag nyo nga akong anuhin. Magugas ng kamay. La 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 la. La 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 la. Easy. Hey! Hindi kayo tunay na DDS. What the fuck? What the fuck?
Ginamit na naman, sakay na sakay, gamit na gamit na naman ang DDS. Ang galing mo talaga. Kayo'y manggagamit. What the fuck? Manggagamit daw sila. Oh, read between the lines. Kayo ay manggagamit. Ginagamit nyo ang kasikatan ni Pangulong Duterte para lang sa inyong sariling political career. What the fuck? What the fuck? Kahit anong gawin niya. Parang habang nagsasalita siya, napaipaisip siguro yan. Parang ako din sinasabi ko, pero dead man na lang. At least makalusot ako dito. Easy. Ay, nako. Ginagalit niyo ako eh. Galing, don't tell me ako lang ang nakakaamoy niyan. What the fuck? Siya lang daw nakakaamoy. Paano ikaw lang nakakaamoy? Kasi naaamoy mo yung sarili mo. Ikaw na ikaw yun. What the fuck? What the fuck? Tuloy! Galing kong maarte eh, no? Kung usapang ekonomiya, hindi naman tinutula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang charter change o ang pag-amyenda sa saligang batas. Pero kung hahaluan ito ng politika, abay, ibang usapan na raw yan. Lalo na kung makikinabang ang mga nasa kasalukuyang posisyon at maging ang susunod na administrasyon. Alam mo, ito nga yung magandang sabi kasi nila, the speech of PRRD was a failure somehow. Aminado siya oh. Aminado siya oh. Para ayaw niya pang tanggapin na the speech ni PRRD daw ay somehow sablay. Sablay talaga. Annalisa de la Cruz, thank you po ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Di ba? Oh, automatically speaking, mas malapit ang bibig sa ilong. Easy. Thank you, Mama Bird. You know why some people thinks na it was failure? Bakit? Bakit? Paano ang paliwanag, Banatbay? Some people, ha? Ako hindi, eh. Bakit? 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 Sige nga, bakit hindi failure? Sige. Sabi ko nga, yung speech ni Pangulong Duterte, perfect, except may mga hindi ko lang maintindihan kasi nakabisaya. Sana. Ang binibigyan na niya ng touch, yun sa cha-cha, sa pag-amyenda. Pero hindi niya binibigyan ng pansin yung sinasabing pagbawi at paglambot ni PRRD. Sige. Tinagalog. Yun lang naman ang wish ko. Pero sa totoo lang, marami na disappoint. Alam ko kung sino-sino yung mga disappoint. Bakit to? Kasi they were expecting na mumurahin na naman nila, mumurahin na naman ni Pangulong Duterte si Mark. Ikaw ang nag-i-expect, isa ka din sa nag-i-expect na sana meron na naman pasabog. Tama? Tama ba ako? Tama ba ako? Mas tamang-tama ako, Sherry. Yes po, Idol. Opo, Idol. Yes po, tama po kay Idol. Ang galing niya, no? Kunyari daw hindi siya yung nag-i-expect. Nag-i-expect ka din. Kasi yan ang gusto mo, yung magbigay, magbitaw ng mga salita na pasabog. Para saan? Kasi for content mo. Para sa'yo. Ngayon, tatanungin natin ulit, nakikinabang ba siya o hindi? Oh, kayo sumagot. Easy, easy. Oh, di ba? Marcos, mumurahin na naman ganito, ganito, ganito. Sige, magugas ka pa ng kamay, may tae pa. Ay, sorry po. Pasintabi po sa mga nag-ahapunan at nag-merienda o nag-aagahan. Sorry po ah, hindi ko sinasadya. Oh. Nasabi niya na yung kanyang gustong sabihin nun. Now, he is educating the people. Ah, educating the people ng aling kasinungalingan. By saying, cha-cha is okay. Huwag lang haluan ng politika. As a matter of fact, ilang beses niya nang sinabi yan during his term.
Naalala, ewan ko kung hindi nyo naaalala, kung talagang Duterte supporter kayo, maaalala nyo yan. Ilang beses sinabi ni Pangulong Duterte, Chacha is okay, wag lang yung political. As a matter of fact, inulit niya pa yan ngayon. At sabi niya noon, if there would be a Chacha, hindi mag-a-apply to sa susunod. Naalala nyo, sinabi niya. Galing, no? Dinaan niya dito sa Chacha-Chacha na yan. Hindi naman na yun ang ano, okay na eh. Naliwanagan na ang tao pagdating sa issue ng PI, Chacha, Amyenda. Malinaw na tayo dyan. At iisa lang ang gusto ng mga kababayan natin dyan. Huwag pakialaman ang political provision o yung mga kapangyarihan ng mga politiko mabago. Kung ekonomiya, that's it. Okay. At syempre, yung PI, walang halong pagbabayad. Okay na doon. Nasa issue tayo na pinaglalaban ngayon, yung mga binitawan ni PRRD. Kasi credibility yon. Ngayon, paano mo ilulusot yung credibility ni PRRD sa pagbawi niya ngayon at sa mga ginawa mong content nung panahon na talagang putok yon? Oh, paano mo lulusutan? Easy. Paano mo lulusutan? Di mo mapalusot? Kaya ngayon, ang ginagawa mo, merong mga tao daw, sabi mo mismo, na may sariling interest na kagaya mo. Mga politiko na ginagamit lang si PRRD na hindi na naawa ang mga animal na yan, sabi mo pa, para lang sa kanilang interest. Oh. Ayan, nung presidente pa siya, ibig sabihin, hindi mag-a-apply to sa akin. Hindi mag-a-apply to sa mga kasalukuyang nakaupo. Sinabi ni Pangulong Duterte yan noon. Ngayon, yun pa rin ang sinasabi niya. Hindi dapat mag-apply yung change of constitution doon sa mga nakaupong magbabago nito. So hindi ho nagbago si Pangulong Duterte. Same ang sinasabi niya noong panahon ng presidente siya at same yung ngayon dito sa Cebu. Walang nagbago. Patuloy niya sinasabi na if there would be change in the constitution, it should be applicable sa next administration. Alam mo, maganda niya magtayo ka na lang ng pabrika ng alindirek. Tahian. Hindi na yan eh. Hindi na yan. Banat boy, wala na dyan eh. Ang issue natin yung sinasabi mo kanina na malakas si PRRD, malakas si... Andun tayo eh. Ang dami mong sinasabi. Di maganda to. Bumili ka ng mga 40-50 na makina, tapos magtayo ka ng patahian. Sigurado magkiklik yun. Mga costume na mga labas puwet, ganun. Di ba? Ang layo mo, Teng. Grabe ka naman, oo. Kawawa talaga yung mga subscriber mo. Oh. Not dito sa administration na ito kung saan kasama silang magbabalangkas ng pagbabago ng konstitusyon. Mailusot niya lang. Huwag lang siyang madiin. Then siya nag-focus. Oh. Kaya maraming na-disappoint eh. Hindi nagmumura-mura si Pangulong Duterte this time. Alam mo kasi ito yan. Ano? Ha? Kasi alam nila siguro na yung ginawa nila sa Cebu ay sa Davao, sumablay. At wala nga kayo ni isa na ipakitang ebidensya at napatunayan nga na wala sa listahan, walang video, at ngayon biglang bawi. Di ba? So ano ngayon? Lahat kayo nasunog. Easy. Oh, isipin nyo lang ang nag-ingay lang sino? Si Roque at si Baste. Sama nyo na yung Glenchong. Di ba? Kasi alam nyo, sumablay na kayo sa Davao. Prayer rally-rally pa kayo. Lalo na tong si Roque. Yung lumabas ang buhanga niya, parang hindi abogado. Easy. Oh. Kasi nga ho, they are parang ganito lang eh. Sorry. Mali yung analogy kong pera. Ang best, Arayata, salamat po. Ang best analogy niyan ay ang Diyos. Hindi ko sinasabing si Duterte, Diyos ha, huwag kayo mamisquote. Pero same yan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Ang kapal eh, no? Isa ka rin naman na gumagamit ng ganyan eh.
'Di ba? Oh. Ako hindi ko pa alam kung anong hindi ko pa napapanood kung anong ista nito kay Kibuloy eh. Pag nakapanood ako ng video nito na ibang ano nito kay Kibuloy, isa pa 'yun sa babanatang ko diyan. Bulag ka ba? Hindi, to tanong lang. Ulitin natin. Ang sabi niya sa channel niya, kapag tama palakpakan. Kapag mali banatan. Eh parang hindi yata eh. Oh. Kapag mali, maghugas ng kamay. Easy. Patay tayo dyan. Oh. Marami sa tao, hindi nagpapagamit sa Diyos. Marami. Hindi nga. Easy. Marami sa tao, ginagamit ang Diyos sa sarili nilang interes. Oh, sino ba yan? Sino ba yan? Kilala mo ba yan, Banat Bay? Easy. Banat Bay, kilala mo ba yan? What the fuck? Ano kaya? Ano? Sa sarili nilang ikapo, sa sarili nilang bulsa. They would use God name para makakuha ng mga gusto nila. Di ba? Ganun tayo eh. When we pray, we sometimes ask, Lord, gusto ko to eh. Di ba sabi mo, knock and you shall be open, seek and you shall know, and ask it should be given to you. Di ba yung si Kibuloy? Gamit natin ng Diyos eh, para sa sarili nating interest. Nakalimutan natin yung mga ibang sinasabi. Na seek first His kingdom. Bago yung, and all these things shall be added unto you. Ganun. O ngayon, balikan natin, Banat Bay. Sino ang gumagamit? Bukod sa kay Pastor Kibuloy. Ano ba yung nangyaring rally nyo nung una? Davao, prayer rally. So ano ginamit nyo ron? Oh. Kita nyo, supalpal na naman siya. Yung sa Cebu, sino na naman ang ginamit nyo? Prayer rally na naman kayo. Sinong inaano nyo ron? Easy. Oh. Ito ba ang prayer rally? Oh, pakinggan ah. Ito ba ang prayer rally? Kasi sinasabi mo, nagagalit ka eh, na ginagamit pa yung pangalan ng Panginoon para sa sariling interes. Eh, ano nangyari sa Davao at Cebu? Oh, ito, yung sa Cebu. Pakinggan natin yung sa Cebu. Oh, pasok nga, oh, tingnan natin. Oh, pasok! Ladies and gentlemen, please welcome Attorney Harry Roque! Oh, ikakat natin. Dadali natin sa sinasabi niya na mismo. Oh. Kayo ba'y nagbebenta? I love Cebu! Bago ko magsimula, meron akong tanong sa inyo. Kayo ba'y binayaran para makapiling namin ngayong gabi? Kayo ba'y nagbebenta na inyong lagda dyan sa PI na yan? Sabi ng mga ilan dyan sa Malacanang, laos na raw ang mga Duterte. Totoo ba yan? Sabi ng mga ilan dyan, kaya raw nila pabaksakin ang VP Sara Duterte. Totoo ba yan? Oo. Oh. Guys, shoutout Chris Ulo, prayer rally samantalang si Mama Roque, este si Sir Roque, Gina G. Easy. Oh, Banat Bay! Oh, di banatan mo si Roque. Hawain mo si Roque, oh. Ginamit yung prayer rally na to para manira at magsalita ng hindi maganda. Oh. At sabi ng ibal dyan, mananalo daw ang Tambaluslos kung hindi presidente, prime minister. At sabi ng iba dyan, dahil kailangan daw natin ang Tambaluslos, kinakailangan baguhin ang saligang batas. Tama ba yan o hindi? Grabe, no? Pagkatapos nung Davao, nagkaroon ng mga pagdinig, hearing, at I can see na marami nang namulat at nagulat. Hindi ho ba? Siya naman, balik pa siya ng balik. Kumbaga parang ito first time ulit nangyari yung binubulgar niya. Hello! Hindi na po yung parehas na ngayon. Ginagawa niyo po talagang mangmang yung mga tao dyan. Di ba? Mga kaibigan, oh. Ngayong pong araw na ito, ay ika-25 araw ng Pebrero.
araw kung kailan ginuginita natin ang paghimaksikan ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa EDSA. Namuna rin po mga Cebuano sa labang ito na nindigan para sa demokrasya at para sa kalayaan. Huwag mo natin kakalimutan ang ating kasaysayan. Kaungap orb, dasal muna, then rally. Easy. Ang unang-unang gagawin na mga nais magpasasa sa posisyon para magpayaman, para manatili sa pwesto, para pagkakitaan ng gobyerno, ang unang-unang gagawin, lalapastanganin ang saligang batas. Tama o hindi? Misleading po. Easy. Kaya nga po, nung nagkaroon ng Peking Initiative na ito, na PI talaga. Dinamono, prayer rally. Tapos na tayo dyan sa Cebu. Okay na nga eh. Nakapagdinig na nga at nalaman na nga at may nadulas na nga kung sino. Tapos ikaw, yan ka pa rin. Easy. Di ka makamove on, te. Te, move on tayo pag may time, te. Easy. Hindi ko nasasabihin ko ng PI dahil ito ay prayer rally. Bahala na si PRRD mamaya. Oh, nagulat kayo kasi iba yung sinabi ni PRRD, di ba? Kala nyo kasi, nung Davao, tuloy-tuloy pa rin kayo, yak-yak kayo, kala nyo magwa-warbreak si PRRD. Oh, ayan, napala nyo. Oh, ngayon, trending ka na naman. Kaya po nila sinimulan ang PI dahil nais nilang maulit muli ang madilim na kasaysayan, isang gobyernong nagpapayaman, isang gobyerno nagpapasasa sa kapangyarihan. Papayag ba tayo? Cebu, maninindigan ba kayo? Mga kaibigan, marami rin akong naririnig na kami daw na tumitindig dito sa entablado laban sa PI na yan. Sabik lang makabalik sa kapangyarihan. Unang-una, hindi po namin kasalanan na naluklok ng 32 milyong Pilipino bilang vice-presidente ang Inday Sara Duterte. Ito nakakalungkot, no? Gamit naman ni Harry Roque, si VP Sara, kaya nakakaladkad yung pangalan ng isa. Puro ka BP Sara ako, BP Sara ako, maka-BP ako, kaya nagsasalita ako. Easy. Hayaan mo si BP Sara ang harapin kung ano yung mga dapat harapin dyan, hindi nakikiepal ka kasi. Kaya kahit wala na sa hulog yung sinasabi mo, ano nangyayari? O, ikaw lang napapahiya. Hindi po namin kasalanan na nanatiling ang tiwala ng taong bayan sa mga Duterte. Pero isipin natin kung bakit, para maintindihan ng tabaluslos kung paano na mahal ang pamilyang Duterte sa Pilipinas. Ito lang, no. Ako nga nagsasabi, di ba? Puro ka tambaluslos. Kayong mga nasa posisyon o nasa politika o kilalang tao, kayo na bumabatikos na may mga alam na pala kayo, bakit wala kayong ginagawa? Puro lang kayong ngak-ngak dyan, tas gagamitin nyo pa yung prayer rally nyo. Easy. Hindi nyo pa rin naiintindihan, kaya nakakasuka yung mga politikong ganito eh. Yung kuda ng kuda, may akusasyon, kuda ng kuda, may bintang, kuda ng kuda, ang daming sinasabi. Wala namang ginagawa. Ano nangyari kay PRRD? Kuda ng kuda, biglang bawi. What the fuck? O, nakakatuwa? Nakakatuwa ba? Oh. Unang-una, wala pong kasinungalinan. Wala pong magarbong pangako. Ilan lang ang binitawang salita. Krimen. Pagkain. Trabaho. Wala na pong iba pang pangako.
Nagawa ba yun o hindi? Nagawa ba yun? Ang ina na sumasagot, Banat Bay, kala ko ba malakas? Pero pinaka-importante, meron pong isang salita. Kapag sinabing, I hate drugs, I will not take drugs. Masasabi ba nila yan? Ayan na, sisimula na siya. Oh. Ano ba to? Ano ba tawag dito? Yung sa ano? Sa mga nagkakampanya? Yung meron silang sasabihin? Yung mga kampanya? Anong tawag doon? Pag sa gabi, di ba, sa mga barabarangay nagkakaroon ng ano? Hindi yung early campaign. May tawag doon. Meron silang... Sino nakaalam? Nakalimutan ko. Di ba? Oy, sagot. Ano nga yun eh? Hindi ko maalala. Nakalimutan ko tawag. Ayun, meeting the Avance. Sana sinabi nyo na lang, meeting the Avance. Hindi na prayer rally, nakakahiya kayo. Sa totoo lang, hiyang-hiya kami sa inyo. Oh, 3.5K lang umatin dyan sa Cebu. Wow, dami ah. Kayo ha? Psst. Alam mo, Ari Rocky, talaga nakakawalang ano, nakakawalang gana talaga yung ginawa mo. Kahit na ho, at pasensya na po kayo, Mr. Attorney Harry Roque. Yung pagiging abogado nyo dyan, sa, para sa akin ha, kahit na ho, alam, hindi ko talaga kayo gusto. Pero yung respeto bilang abogado sa inyo, nagaganyan kayo dyan, na bilang abogado, dapat kayo mismo ang hahuwaran. Bago kayo magsasalita at magngangak-ngak dyan, dapat alam nyo yung sinasabi nyo kung totoo at may ebidensya kayo. Video nga, yung isang vlogger, umatras na oh. Tapos kayo po, di nyo akalain oh. Diba? Ay, salamat pala kay, ano, kay Joselito Masyon. Direk, kalma lang. Campaign rally na yan, walang kwenta. Kaya nga, thank you so much. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy, easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. Kakahiya! Sa totoong buhay lang, nahihiya ba kayo? Isi-isi. Ginaya. Oh, di ba? Oh, yan dapat yung sinasabi, yan dapat yung ginagawa ng ano, disbarment. Charot lang. Wala akong alam dyan. Oh, tuloy natin. Oh. Huwag kayo magpupulbron! Grabe, no? Masama yan! Eh, paano kung huwag kayong magmamarites? Isi, isi. Masama yan! Isi, isi. Pag kayo nagpulbron! Pag kayo nagmarites! Pabale-baletong ang desisyon nyo! Ay, Red One, shoutout sa'yo. Pabale-balento ang desisyon. O sige, paano? Para sa bayan. Anong nangyari? Isang taon pa lang ang nakakalipas. Oh. Ang sabi ng isa, hindi ko kinakailangan ng charter change para umunlad ang Pilipinas. Oh. Isang taon pa lang ang nakakalipas. Oh. Ano na naman ang sinabi niya nung nakalipas na linggo lamang? Alam nyo, sa totoo lang, no? Ito ah. Sasabihin ko sa inyo pag ito yung ito debunk ko sa iyo Mr. Harry Roque, no. Hindi ho ako matalinong tao at hindi ho ako edukado at hindi ako tapos sa kursong Business Administration major in management. Doon po kasi sa sinasabi nating chacha, no. O gusto nilang economic provision. Nung una ayaw. Tapos na bago. Kung susuriin po natin, yung sinasabi at pinagtatalunan na yan, Sunny G, wait lang ah, nakadepende ho kasi yan sa takbo ng ating bansa. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo? Tama ba? Diba? Tama ba? Nung panahon, nung unang sinabi yan ni PRRD na kasi may bago bumaba si PRRD noon, naaalala ko, may kongresista na gustong may magbago ng term
at amyendahan yung 1987 Constitution. Kung maaalala nyo yun at kilala nyo, sabihin nyo na lang dyan. Mawawala na o maalis na kasi nagsisimula ng mag-start ang kampanya, may mga lumalabas na kung sino tatakbo. Di ba? May gumawa niyan. Kaya naman, yung pagtakbo ni PBBM noon at nang nanalo ang sagot, hindi natin kailangan yan sa ngayon. Kagaya rin ang sinasabi ni Banat Bay and ni PRRD. Di ba? Kung sakali man na nangyari yung revolution government na gusto ni PRRD, eh hindi naman agad yan may iepekto agad sa kanya. Iepekto yan sa susunod. Nagigets nyo? Kaya Mr. Harry Roque, understandable yung sitwasyon na yan na may pagbabago. Nakadepende po yan sa takbo ng ating bansa at ng ekonomiya. Hindi po yan dahil sinabi lang period na. Pero iba po yung sinasabi nyo eh. Yun po yung akin ha. Hindi ko sinasabing tama ako. Pero yun po yung aking opinion at pananaw sa sinasabi niya. Ngayon ko sa tingin yung tumatama ako, may tama talaga. 'Di ba? Kung hindi naman po, admitted naman ako, yan ay para sa akin na isinishare ko sa inyo. Kung sa inyo yung magiging malinaw, that's good. Kung hindi, tuloy natin. Kailangan natin ng charter change. Ano nga ba ulit? Tanungin kita, Harry Roque. Ang sabi ngayon ni PRRD, kahit nung sa Davao, economic provision. Ako nga, hindi ako disagree. Disagree lang ako sa term limit kung gagalawin. Diba? Si PRRD na mismo sa Davao, sinabi yan. Tapos ngayon, eto ka na naman, inaano mo na naman yung cha-cha na hindi mo sinasabi yung dapat na saan mag-focus. Oh. Pulburon o hindi? Oh, tina mo. Bigla kang pulburon o hindi. Malabo ka kausap, pare Roque. Easy. Malabo. Tsaka alam nyo ba, sa, di ba, siya na rin na nag-content sa vlog niya. Sinabi niya to. At lagi niyang sinasabi, lalo na nung panahong binabanatan ni Maharlika Mbukeke, si PBBM, about dyan sa pulburon. Anong sabi niya? Kung walang ebidensya, kasinungalingan. Sabi mo yun, di ba? Eh bakit ikaw dyan, ganyan ka ng ganyan dyan, wala ka namang ebidensya, anong tawag sa'yo? Eh di sinungaling kayo. Nagsasabi po kayo ng pabalebalentong, pulburon, o asan ebidensya? Nga. Diba? Anong sabi niya nung nakalipas? Oh. Ang China, ang pinaka-importante nating kaibigan. Ano ngayon ang sabi niya? Ang China ay binubuli tayo. Aba naman, anong sagot yun? What the fuck? Nung naupo si PBBM, eto recall natin, nung naupo si PBBM, yes, maayos ang ating koneksyon at pakikisama sa China. Okay? Pero nagsimula na silang harasin ang ating mangingisda, ang ating mga coast guard, at tayo mismo lantarang binubuli ng China. Anong gusto mong gawin? Sige lang po, go ahead. Make yourself at home. Ganun ba? Binubuli na, tas tingnan nyo kayo talaga kung gaano kayo mga ka-double standard. Kung hindi naman magsalita yung Pangulo na umagen sa China, anong sasabihin ng mga vlogger nyo? Walang balls, duwag. Ngayong ginagawa ng paraan na tayo ay nagtumitindig at pinaninindigan yung ating karapatan, kayong sasabihin nyo, ganyan, Harry Roque, iba kayo. Iba kayo, iba. Grabe. Gets nyo ulit yung sinasabi ko? Gets nyo? Di ba? Bakit ganito siya mag-isip? Bakit ganito? Abogado pa siya. Hindi niya muna ba inaaral yung sinasabi niya? Well, ako naman, di ko talaga inaaral yung sinasabi ko. Live kasi ito eh. Kung ano yung lumabas sa bibig ko. Oh, tuloy natin.
pulburon o hindi. Oh, tina mo. Grabe. Nakakasuka. Ang sabi niya nung nakalipas, si Vic Rodriguez ang pinagkakatiwalaan ko bilang executive secretary. Dalawang buwan pa lamang nawala na ang Vic Rodriguez. Pulburon o hindi? Ano bang meron? Ano bang ginawa? Bakit hindi mo sabihin dyan kung bakit nga ba nawala? Bakit hindi mo sabihin ano bang naging dahilan? Diba? So sinungaling si Vic Rodriguez nung sinabi niyang gusto niya lang palang magbigay ng atensyon, focus, oras sa pamilya niya. Dahil sa haba ng panahon na siya nakikipaglaban sa paglaban ng kaso ni PBBM, dun sa electoral protest. So sinungaling pala si ano Vic Rodriguez. Sinungaling, ganon. Easy. Diba? O, talayin natin. Ay, pogi ah. Sana all makapalang kilay tsaka pouty lips. Easy. Hi, baby. Easy. Charot. Magtataka ba sila kung bakit hinahanap-hanap ngayon ang Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil siya merong isang salita? Ngayon, hinahanap nyo. Ngayon, ang tanong, hinahanap pa ba? Easy. Diba? Ano sabi ngayon ng isang vlogger nyo? Oh, kayo mga politiko, grupo, imbis na nanahimik na yung matanda doon. Diba? Oh, pinapakinabangan nyo pa sa mga political interest nyo. Galit na galit si Banat Bay sa inyo. Oh, di kayo nag-aaway. Easy. So, mga minamahal kong Cebuano, sino ngayon ang pinakamahal na presidente ng Republika ng Pilipinas? Wow, parang ang dami naman ng tao nanonood dyan. Yan na ba ang lahat ng Pilipino? Yan na ba lahat ng tao sa bansa? Hindi ko kayo naririnig! At sino ngayon ang susunod na presidente, hindi prime minister ng Pilipinas? Makakalungkot, no? Hindi sila magkasabay-sabay, hindi sila magka-organize. Hindi, alam mo yung, kung halimbawa ang sabihin nila ng PRRD, matik, sasabihin nila, Duterte, Duterte, sabay-sabay dapat, eh, wala eh. Parang hirap silang sabihin. Kahit yung kay BP Sara, hindi sila nagkasabay-sabay. Oh, di ba? Duterte na lang, di pa nasabi ng husto. Oh, hindi wala talaga. Oh. Ang pagmamahal po ng tao, hindi nakukuha sa gimmick. Ang pagmamahal ng tao, hindi sa pagmumudmot ng bigas na galing din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga mukha. Wait lang, didibang ko lang. I agree doon na pangit nalagyan ng pagmumuka yung mga inilalagay sa bigas-bigas. I agree yun. Di maganda talaga yun. At ayako doon. Pero ito, totoo naman talaga. Saan ba nanggagaling yung pera ng bayan? O saan ba nanggagaling ang pera ng gobyerno na inilalabas ng mga ahensya ng gobyerno? Taong bayan. Ano sinasabi mo dyan, Roque? Sariling bulsa nila? Sariling bulsa nila ba gagamitin nila? Siguro kung mayaman talaga sila. At may kawang gawa. Pero karamihan ng proyekto na ibinibigay sa mga mahihirap nating kababayan o yung mga nangangailangan, galing talaga yun sa bulsa ng taong bayan. Direk naman, baka bingi ka lang, di mo naintindihan. Ulitin natin. Nang pangit nilang mga mukha. Ulitin natin, baka bingi lang ako. Kung mali ako naintindi, oh. Mumudmot ng bigas! Nagaling din naman sa taong bayan, linagyan pa ng pangit nilang mga mukha. Ang pangit nga lang doon, yung may mukha. Pero yung pera, galing talaga yung sa taong bayan. Ang sinasabi mo, Roque. Mas masarap po yung bigas na walang pangit ng mga mukha. Dahil hindi namin kinakailangan ng imahe ng tambaluslos sa kakainin namin bigas. Hindi ako wala, hindi ko sa pinagtatanggol. May nakita na ba kayo?
na mukha daw na nakalagay yung mukha ni Tambaluslus dun sa bigas, ang nakita ko, pangalan niya, sa mineral water, at saka dun sa sako ng relief goods. Pero mukha, wala. Wala ko nakita. Kasi kung meron ako nakita, malamang pinakita ko na dito yan. Easy. O, tuloy natin. Ang kailangan namin, yung pinangakong 20 pesos sa kada kilong bigas! What the fuck? What the fuck? Here we go again. What the fuck? What the fuck? Ito na naman tayo, no? Alam nyo, ang palad nyo, kayo mga nakapag-aral kayo, nakapagtapos kayo. Pero yung simpleng logic, dyan sa sinasabi nyo 20 pesos na bigas, o sige, ibibigay ko na sa inyo, pinangako, kahit na aspiration. Kahit na aspiration ni PBBM, sinasabi nyo, pangako, o sige, pangako na. Babalik na naman tayo dito sa usaping ganito. Mga OFW na nanditong nanonood ngayon, sa lugar nyo ba may pagtaas ng bilihin, may pagtaas ng ekonomiya o pagbagsak o kung ano man? Meron ba sa inyo dyan na OFW? Tanungin ko kayo, hayahay ba ang buhay nyo dyan sa ibang bansa? Okay ba ang pamumuhay nyo dyan? Hindi din ba nagtataas dyan ng mga pangunahing bilihin? Pababa ba ang bilihin nyo dyan o pataas? Easy, easy. Diba? Ikaw, Harry Roque, nag-out of the country ka. Madalas ka daw sa China. At sa ibang bansa din. Try nyo kaya maging OFW. Malabong malabo na ho talaga yung 20 pesos na bigas. Aminin nyo na, wag na ho kayong magpakapako pa doon. Yung ekonomiya ho natin, hindi ho yan paatras, kailangan paabante. At lahat ng mga apektado na mga kumpanya, mga negosyante, lahat to ng involved pagdating sa ekonomiya, lahat ho yan pataas, hindi ho yan pababa. Ay, naku naman talaga, oo. Ang hirap magpaintindi sa ayaw magpaintindi at umunawa. Ay, naku. At hindi ang pinamumudbot na bigas na may mukha ng tambaluslos. Dahan-dahan, nariroke. O, galit na galit yung litid mo. Easy. Relax lang. Okay, masyadong ano. Bahala kayo dyan. Diba? Sayon na yan. Lamunin mo yan. Alam nyo, kahit ano ako kay Tambaluslos, kahit galit ako, inis ako sa ginagawa, naaasar ako dito kay Harry Roque. Sa totoo lang, yung ginawa, Mabla! Bada! Isi! Abogado, hindi naman magsampa kay Tambaluslos kung may anomalya na ako, may ganun. Sabi ni Marie Calbahar, direct OFW sa Jordan, umaaray na ang amo ko sa sobrang taas ng bilihin at petrolyo. Yung bigas po dito, tinaasan ng presyo, pero binawasan ng 1 kilo. Oh. Naintindihan nyo, di ba? Sila hindi nila naintindihan, lalo na yung mga vlogger ng mga anti-Marcos dyan. Mga vlogger ng mga anti dyan. Lalo na yung mga DDS dyan. Tatanga-tanga. Hindi sa totoo lang eh. Lalo na yung mga malalakas magsalitang mga vlogger dyan na hindi naman OFW. O kung may OFW yung vlogger na nagsasalita about dito, tanga-tanga lang. Oh, tingnan ko kung ano, gaano ka ginhawa buhay nyo dyan kung hindi nagtataas ng bilihin dyan. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Oh, ayun, napaisip ka ngayon. O, di napaisip ka. Prayer rally pala, anong ginawa mo? Easy. Oh, anong ginawa mo? Nakalimutan ko na, na prayer rally ito. O, ngayon, ano sabi ni Banat Bay? Balikan natin si Banat Bay. Wait lang, balikan natin siya. Sana ba yung animal na yun? Ay.
Easy. joke lang. Balikan natin. Oh, saan ba tayo sa kanya? Wait lang. Oh, ito ba yun? Wait lang, ahari. Saan ba yung kay Banatbay? Ito ba? Lumambot din ang pahayag ngayon ni Digong. Wait lang, hindi pa pala yan. Sorry. Ang dami ko kasing minipindot. Wait lang. Hindi yan. Asa na yun? Banda wala. Ito ba yun? Oh, ito. Oh, tuloy natin. Prayer rally kay Harry Roque. Oh, ano sabi ni Banatbay? Ano din po pagdating kay Duterte, hindi ko sinasabing pareho sila ha, malayong malayo. Oo. Oh. Human si Pangulong Duterte. Ulitin natin na konti dito. Scott, pero same yan. Mali yung analogy kong pera. Kaya maraming na disappoint eh, hindi nagmumura-mura si Pangulong Duterte this time. Oo. Oh. Kasi nga ho, parang ganito lang eh, sorry. Mali yung analogy kong pera. Ang best, Arnold Arayata, salamat po. Ang best analogy niyan ay ang Diyos. Hindi ko sinasabing si Duterte, Diyos ha, huwag kayo mamiscote. Pero same yan ng Diyos. Anong ibig sabihin? Marami sa tao, hindi nagpapagamit sa Diyos. Oh. Marami sa tao, ginagamit ang Diyos sa sarili nilang interes. Ay, sino yun? What the fuck? Sino yun? Banatbay, sino yung Banatbay? Baka pwede mo naman ipakilala sa amin kung sino yun, Banatbay. Konti lang. Sige na. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. What the fuck? What the fuck? Ayos ba? Oh. Direct dito sa amin, ang bigas, niluluto ng hilaw, tinatawag na risotto, Papa Ruel. Banatbay! Sagot! Ano to? Ano tawag dito? So, yung iniidolo nyo at yung sinusuportahan nyo, ang tinitira mo. Tama? What the fuck? Baya, wala tayong ka-effort. Sila talaga, oh. Tinitira na yung mga sarili nila. Galaw-galaw naman. Anak naman ng kubeta, Banatbay, oh. Ikaw talaga, oh. Sa sarili ni... Oh. Ang sabi? Marami sa tao, Ay, sorry. Mali ako. Hindi pala napapakita yung pagmumukha niya. Pakita mo na natin yung pagmumukha niya. Marami sa tao, hindi nagpapagamit sa Diyos. Oh. Marami sa tao, ginagamit ang Diyos sa sarili nilang interes. Pasok. Wait lang. Pero prayer rally ito, ano ba kayo? Nakalimutan ko na prayer rally ito. Ah. Sorry po, ah. Ngayon ka pa nag-sorry, ah. Easy. Ang dami mo nang sinabi, hindi ka pa natauhan. Pa-ending na, tsaka ka pa natauhan. Oh. Pwede bang tayo ibagdasal? What the fuck? Hindi talaga sila nahiya, no? Tayo po tayo lahat. Kita mo, pagkatapos niyang magsisigaw dyan ng kung ano-ano, na wala namang pinapakitang ebidensya, biglang tayo po tayo lahat, magdasal tayo. Easy. At tayo po'y magdasal. What the fuck? Oh, balikan natin. Oh, patunayan na natin, ha. Oh, ito naman. Balikan natin siya. Sa sarili nilang ikapo, sa sarili nilang bulsa. Si Kibuloy ba 'yan? What the fuck? Oh, tapos na tayo kay Roque, binalikan natin si Kibuloy naman ang tinitira nito. Oh. They would use God name para makakuha ng mga gusto nila. Oh. 'Di ba? Ganun tayo eh, when we pray, we sometimes ask, Lord, gusto ko to eh. Diba sabi mo, knock and you shall be open, seek and you shall know, and ask and it should be given to you. Ginagamit natin ng Diyos eh, para sa sarili nating interest. Nakalimutan natin yung mga ibang sinasabi, na seek first His kingdom, bago yung
and all these things shall be added unto you. Ganon din po pagdating kay Duterte. Hindi ko sinasabing pareho sila, ha? Okay, lusot mo pa. Team Pacquiao, MC Smile, hello. Sis, hello. Magandang gabi. Tuloy natin. Ayong malayo. Human si Pangulong Duterte. Ang sinasabi ko lang, marami ko kasing nakapwesto dyan sa paligid na ginagamit si Pangulong Duterte sa sarili nilang interes. Kaya when they expect PRRD na magpapasabog at hindi nila nakuha yun, they would be disappointed. Parang ikaw, nagpe-pretend na hindi ka disappointed para hindi mo ma-depensahan yung pagbawi at pag-uulyanin niya. Tama? Easy. Kunyari pa tong nako. Gets ninyo? Why? Gets namin talaga. Ikaw na ikaw talaga. Because their interest is themselves. You sa... Binabanatan talaga yung sarili, oh. Sarili nila. Hindi naman talaga kung ano yung pinupunto ni Pangulong Duterte. They're not listening to PRRD. Gusto nyo banggit ko kung sino? Sige nga, banggitin mo nga. Hindi na. Huwag na. Dadami. Alam niya kasi. O, ang sabi niya? PRRD. Gusto nyo banggit ko kung sino? Ah, sige. Hindi na. Huwag na. Dadami na naman kaaway ko. Dadami kaaway, kasama ka dun. Diba? Kaya nga, pansinin nyo. Nung panalo si Marcos, nagkabaliktaran. Ang daming mga ano dyan, nagbaliktaran eh. Galit na galit kay Marcos nung during campaign, tapos nung namanalo si Marcos. Uy! Sinisilip mo yung nagbaliktaran. Tanungin kita ngayon. Sabi mo, DDS ka. At sabi mo, di umano, alam mo na sinabi ni PRRD na wala namang nakikitang sablay, major sablay, sinasabi ni PRRD, wala siyang nakita at sinusuporta niya si PBBM. Di ba sabi ni PRRD yon? Ito nga ang malaking tanong sa'yo eh. Isa kang DDS daw, di umano, pero bakit hindi mo masunod yung sinabi ni PRRD noon pa lang? Suportahan ang presidente. Suportahan ang nanalo. 'Di ba? Oh. Ba't hindi mo nagawa? Tatanungin kita, maka-PRRD ka, maka-DDS ka, sip-sip tae ka diyan, hindi mo naman masunod yung matanda. Ngayon, na sumemplang yung matanda, todo linis ka. Todo iwas ka. Hugas ka ng kamay ngayon. O ano ang pagka-DDS mo? Pagtanggol mo ngayon. What the fuck? Oh. So ano ang punto lang dito, mga kababayan? One, hindi ho nagbabago si Pangulong Duterte na sinasabi niya. Pareho pa rin. Pareho nga yung sinasabi niya pagdating dun sa economic provision, wag yun pakialaman. Pakialaman yun. Pero yung term ng mga politiko, wag. Yun lang ang gagawin, economic provision. Hindi nagbabago yung sinasabi niya doon. Pero ngayon, ano pa yung hindi nagbabago sa kanya? Lumambot? No! What the fuck? Hindi lumambot yun? Barat may wait lang ha? Hindi lumambot? Balikan natin to. Ay, mali ako nung napindot. Ano ba yan? Oh, hindi lumambot? Ganyan, nasa frontline na balitan yan, si Mon Gualvez. Biglang bawi sa dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga maanghang niyang pahayag kamakailan laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Digong ngayon, wala siyang sinabing adik si PBBM. Pero kung sabihin mo, adik, wala akong sinabi na ganun. Patayin ako ni Marcos niyan, maawa ka naman sa akin. What the fuck? Ano, Banat Bay? Hindi lumambot? Kaya lang, hindi naman pwedeng mura ng mura. Maybe nakinig siya dun sa sinasabi ng iba na it's a prayer rally, so wag na magmura. Hindi naman nagmura eh. Pagmumura ba yung sabihin mong adik? Pagmumura ba yung sabihin mong bangag?
eh sana sinabihan mo rin si Harry Roque. Ano nangyari kay Harry Roque? Sumemplang kayong lahat kasi hindi nyo alam. Oh, ano? Sige nga. Paano naging hi Mang Tem yung welcome? Oy, sa mga hindi para subscribe kay Mang Tem, yung subscribe nyo na yan ha. Mang Tem yung pa-subscribe nyo, pa-subscribe po kay Mang Tem yung ha. Oh, sige nga. Oh. Sagutin mo ba not by? Yan tayo eh. You understand? Or maybe three. Galing kasi sa biyahe, remember? What? Kaya nagkagano si PRRD dahil galing sa biyahe, pagod? Wow, ang galing naman ang palusot ni Banat Bay. Nakakatuwa naman. Grabe. Pakinggan natin. Ano kaya yung galing sa biyahe? Sige, sige nga, sige nga. Pakinggan natin ha. Makinig kayo mabuti, sasampalin ko kayo. Or maybe three. Galing kasi sa biyahe, remember, iba yung mood niya sa Dabao kasi hindi siya bumiyahe ng eroplano. Eh dito, malamang bumiyahe siya ng eroplano. Ilang oras ang biyahe papunta sa Cebu to Davao? Lima? Naloko na. Ano naman yung palusot mo, Banat Bay? Galing sa biyahe kaya nagsalita lumambot? Easy. Hindi ko kinakaya to utak nito. Ka doktor? Ah, may jet lag. Easy. Patawa, ano ba naman, Diyos ko po. Alam niyo po, isa yan sa mga hate ni Pangulong Duterte. Kung maaalala niyo, sinabi din niya yan noon. Ano sinabi niya? Ayaw na ayaw niyang bumabiyahe. Hate na hate niyang bumabiyahe. Imagine, sino nakakasakay dito ng aeroplano from Davao to Cebu? Ilang oras ang biyahe? May ilang oras ba? Hindi, nagtatanong lang ako. Oh. Magtatanong lang ako, sino dito yung taga Davao na bumabiyahe pa Cebu, aeroplano? O kahit merong may alam dito, aabutin ba na limang oras, dalawang oras, tatlong oras, isang oras, ano, hindi ko alam. Kaya gusto kong malaman. Para masabi ni Manad Bay. Kaya daw biglang lumambot si PRRD dahil pagod sa biyahe. Pagod sa biyahe, nakaupo, pwede ka sumandal. Grabe, pagpalagay na natin isang oras. Isang oras na biyahe. At malamang naka-private plane pa yan. Yun na naiisip ko. Diba? Gasino na lang sabihin ni Kibbs. O, pare, may ano ka sa Cebu, diba? Supportahan kita eh. Gamitin mo yung private jet ko dyan. Grabe yung utak ni Banat Bay, ano? Dahil sa biyahe, kaya daw lumambot. Ang baho ng trip. Dahil sa biyahe. Banat Bay naman. Migil ka na dyan. May jet lag, ganun. Mas as possible, gusto niya nga sa bahay lang eh. So maybe, he's just tired at that time. Pero it's the same ideology ang kanyang pinapasa sa tao. Ano? Oh, ba't hindi mo masabi yung bangag-bangag? Hindi mo masabi yung ganito-ganito? Anak ng kubeta, oh. Minus na pagmumura. Eh, ano ngayon? Ano ba gusto nyo magmura? Eh, di kapunta kay Ninyo. Patay ka. Ninyo! Ayan na naman, oh. Binabanatang ka na naman, oh. Oh, Ninyo! Naku, yari ka dyan. Oh. Oh. Ay, nako. Nayadali na naman si Ninyo. Yari ka kay Ninyo dyan. Sintu-sintu na yon. Araw-araw nagmumura.
Yung pala gusto ni... Tingnan nyo, ha? Tingnan nyo, tingnan nyo. Noon, kapag si PRRD nagsasalita talaga na mura ng mura, di ba? Kapag pinupo na yung mura ni PRRD, ano ang defense mechanism nila? Ano yung kanilang shield? Eh, ganun talaga yung tao eh. Bakit nyo ba inaano? Ganun din yung kay ninyo. Ganun din siya. Ngayon, masisisi mo ba yung mga tao na magduda na bakit hindi siya ngayon nagmura? Ano ibig sabihin nun? Paglambot, di ba? Tapos ipapalusot niya. Minsan kasi, pwede naman di magmura. Hindi naman pwedeng mura ng mura. E di sana doon pa dapat ginawa yun ni PRRD na hindi madalas magmura. Huli ka na naman, Balbon. What the fuck? Kuha ninyo, uulitin ko para mas malinaw. Noong panahon na pag si PRRD ang binatiko sa kanyang pagmumura, ang kanilang pansalag o defense mechanism, natural kay PRRD yan. Hindi natin matatanggal yan. Natural yan at ganyan talaga siya magsalita. Matigas, matapang. E ngayon biglang parang kumuluntoy at bumaluktot, sasabihin niya pa rin hindi daw. Hindi daw lumambot, hindi daw. Eh sabi nyo, natural sa kanya yun eh. Depensa nyo yun eh. Eh bakit ngayon biglang nag-iba? Bulag ka ba, banat bay? What the fuck? What the fuck? Diba? Oy, merong ano dito, banata ayo. Ano ba to? Ronnie Limbog, Direk Freddy, ang gawin mo para masagot ka ni Banat Bay, makipag-debate ka ng magkaalaman hanggang sa ng utak mo. Ay, matalino yan. Hindi ako mananalo dyan. Hindi kasi ako graduate in. Graduate daw yan ng, ano ba, Ateneo? Kaya nga hindi ako nakikipag-debate dyan eh. Kasi matalino yan. Sobrang talino yan eh. Hindi nga ako nakapagtapos eh. Diba? Easy, easy. Oh, tuloy natin. Inyo eh. Parang di sigurado sila sabi. Dahil sa jet lag. Diba? Naintindihan nun natin, ang importante dito, it's the same message na sinasabi niya noon until now. Huwag niyong galawin. Okay na, okay na. Okay na, solved na ako. Hindi niya pa rin talaga ma... What the fuck? Hindi ko sinasadya yung pagka-post ko, ha? Natapat lang. Natapat lang yung post ko, di ba? Hindi ko naman sinadya na matapat na ganyan. Uy, hindi ko sinasadya yan, ha? Hindi, ganito. Ganito. Ganito na ganito, mga kaeksena. Nawala ako sa focus, nakita ko. Hindi, okay. Focus tayo. Ando na tayo, Sir Banat Bay, the ultimate vlogger. Ay, Ma'am Judy Rose. I-escape mo na yun. Yung sa Chacha, PI, economic provision, political term, o political term, o yung mga term ng mga politiko. Ang issue dito is yung credibility at yung stand ngayon ni PRRD at yung mga naging akusasyon niya. So, ganun ba kabulag ang banateros at banatae para hindi i-discuss yung nakitang paglambot at pagbawi? Okay lang ba sa inyo yun? Hindi okay lang yun, direct, kasi bumiyahe, pagod, kaya lumambot, kaya ganun yung sinabi. What the fuck? Nakukuha niyo yung gusto kong maipunto pa rito? Karagdagang puntos? Diba? Ando na tayo eh. Pasok na tayo sa isyong pinag-uusapan. Pero bakit hindi nyo pag-usapan yung kitang-kitang may kamalian? Diba? Sabi mo nga eh, pag may tama, palakpakan, pag mali, banatan. So, bulag ba kayo para hindi makita at batikusin yung istan ng matanda? Dahilan din ba ang pagiging ulyanin para palusutin mo
yung mga binitawang walang napatunayan sa presidente o kay PBBM? Ganong kayo mga katanga. Oh, gets nyo? So, sa mga sumagot sa ating live survey na nakikinabang ba si Banat Bay, sa mga late na pumasok, i-replay nyo, mag-e-enjoy kayo, promise. Ang sumagot ng oo, kitang-kita naman, nakikinabang, 94%. At sa mga sumagot naman ng hindi, dakilang vlogger si Banat Bay, 6%. Maraming salamat, Benedict Bacaya. Thank you, ah. Oh, kalma. Baby, kalma. Easy. Huwag mo naman akong bigyan ng dahilan para tabihan ka. Kalma. At ang nanalo, 94% ang naniniwalang nakikinabang at kitang-kitang nakikinabang si Banat Bay. At sa mga kaeksena natin dyan, dito na muna natin puputulin ang ating live stream dahil meron pa tayo mamaya. So abangan nyo lang yung ating mga susunod na content at sigurado mag-i-enjoy na naman kayo. At naku, late na ako. So sa lahat po nang nandito, live viewers, mga bago at lumang subscriber, maraming salamat po. Shoutout sa lahat ng kabugeras ko dyan at sa lahat ng mga kabatas, kayubi, kaarmado at kasawsawan sa Discord. Magkita-kita po tayo later. Ito po ang yung lingkod na nag-iisa ang nagmamaganda at nagmamaasim. Ngunit hindi nagmamagaling, maganda lamang sa inyong paningin, ang nag-iisang direktor ng buhay nyo, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. See you later and kumain na kayo ng hapunan. Kakain na din ako. Maraming salamat. I love you guys. Bye!